Magandang araw po mga farm. So, andito po tayo ngayon sa nursery ng isang kaibigan po natin. So, ito po yung mga preparation po natin para sa isang rehabilitation ng ating mga hotspot po ng mga natamaan ng sakit ng Panama disease. So, ito po yung mga tinatawag nating Mary plants. This variety is a tawag dito mga resistance po para sa sakit ng Panama disease. Ito po ay na-enhance sa laboratory at magbibigay po ito ng magandang protection, no? Kakaiba po ito sa ibang nakasanayan na natin na mga tawag mga seedlings. So ito po ay Panama resistance, no? Tawag po dito is CL4, no? Tawag po dito is CL4, which is clone 4. Tsaka may iba pang variety na maaaring maka-resist sa sakit na Panama. So andito po tayo sa Panabo City sa isang kaibigan po natin na nagproproduce ng resistance na Cavendish banana. So mga kapam, ito po yung mga seedlings na Mary plants. Ito po ay 3 days old pa lang. So kakatanim pa lang po nito. So palagi po siyang basa. Kailangan po diligan araw-araw. Ang mga seedlings ito specialized po para sa Panama disease. So makapag-resist siya sa sakit na Panama. So ito po yun, ang tinatawag na ding CL4 o clone 4. So mga ka-farm, kung natamaan po ng mga sakit yung farm natin, huwag po tayong tumigil. Kasi po, may mga na-enhance na po yung mga tagagawa ng mga seedlings na makapag-resist sa sakit na Panama disease. Okay mga kapwarm, ito na po yung CL4, no? This is 3 months old na CL4. Yan. So far maganda naman po yung resulta, no? Tulad yung binili natin na seedlings na plano na naman natin itanim doon sa mga Panama sites. So ito maganda, kaya po binili ko CL4 kasi maganda tolerance po, no? As you have seen, wala pang tinatamaan. So hopefully po patuloy yung pagtubo nito at saka magbibigay ng produkto. Ito yung CL4. Yan, maganda pa yung dahon, no? Yan. I encourage to plant CL4 na Panama resistance. So sa binigay naming contact number, pwede po kayo makabili doon. Just inform the owner in advance. So sa lahat po ng mga natamaan o naapektuhan ng Panama disease, so this is the chance po mga ka-farm. So ito po ang itanim natin, CL4. No? This is at Panama tolerance, no? Resistance. Siguro in 100 seedlings na itatanim natin na CL4, siguro may tatamaan dyan ng mga 5. Ganyan na po. Basta po yung equipment lang natin is palagi po malinis at saka dinidisinfect po natin before using. And actual po na gagamitin natin, dapat magdala tayo talaga tayo ng disinfectant. So mga kaparm, I hope po na nakadagdag naman ito ng information sa inyo. At saka doon po sa mga tinamaan, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Patuloy lang tayo magtanim, no? Kasi po, may mga ginagawa naman po ang ating in banana industry, no? Ini-evolve po nila yan. So this is the best way to continue in banana farming. Sana po ay may mga bago po kayo natutunan sa ating video ngayon. And don't forget po to hit the bell button
and subscribe. Maraming salamat po.